Merry Christmas mga ka-Happy Pet Parents! For our Christmas special, pag-usapan natin ang facts on owning a beagle. Last week, napag-usapan natin ang breed standard and origin. Ngayon, pag-usapan naman natin on how to acquire your first beagle. Ang nakikita kong presyo ng beagle sa internet, nag-range from about 20,000 to 30,000 for a companion dog. Ako, I sell my companion dogs at about 40 and then my show dogs starts at 80,000. The first step sa pag-acquire ng beagles ay ang basahin nyo muna ang breed standard. Learn the breed standard and study it and do your research para alam nyo kung anong hinahanap ninyo sa aso na gusto ninyo. Maraming nagtatanong sa akin kung mag-i-import ba sila or magbibili na lang ng aso dito sa Philippines. Again, going back, you have to study the standard para alam mo kung ano yung hinahanap mo sa beagles, para alam mo kung ano yung standard, ano yung dapat na itsura. Ako, dati bumibili ako from abroad, pero nakabili rin ako locally kasi alam ko yung gusto ko sa aso at hinahanap ko sa beagles. If you plan to import a dog, ang una yung gagawin is yung reputation niya dapat maayos kasi the breeders abroad will not give you a dog if medyo hindi maganda reputation ninyo. In importing dogs, ako dati, ginawa ko, pinaubaya ko na lang lahat sa agent para sila na yung mag-aasikaso ng documents and import, export, yung palabas nun sa bansa ng panggagalingan dito sa Philippines, lahat ng taxes, sila na nagbayad. Bali, sila na lang yung binayaran ko. The last time na nag-import ako, ang binayaran ko sa agent ko is $1,500. Kompleto na yun. Nasa pag dating ng aso sa Philippines, hinatid niya pa sa akin. So, nasa akin na kagad yung aso ko. When I was starting yung lines ko from the Philippines, nakuha ko una is Titus Field, and then Donnerson Kennel, at saka si High and North Side. Also, si Chaucer Kennels. Ngayon, may magandang breeder din, Quartz Kennel, akin yun. Yung mga na-mention ko kanina na kennels, sila yung mga nilapitan ko when I was starting with the beagles. Sila yung mga unang nagturo, unang nagtiwala din sa akin ng lines nila. I chose them because nakita ko yung aso at saka yung mga pinuproduce nila, yung mga dogs nila are able to perform the functions of the breed without compromising yung mga extremities. So, sila yung nakita ko na makakatulong sa akin makapag-produce ng mas magandang aso para sa longevity ng breed na gustong-gusto ko. Beagle as a business. For me kasi, I don't view breeding as business. Para sa akin, I'm breeding dogs to have better dogs compared to the parents para mas maraming maka-enjoy ng beagles on a longer period of time. Karamihan kasi ng mga basta lang na breed ng breeder ang aso, hindi na nila tinitignan yung itsura ng aso, yung qualities ng aso, is the breed being sacrificed or is the breed being compromised for the profit lang. Ako, I have nothing against naman that, pero para sa akin, I want to uplift the standard of the breed para humaba pa yung panahon ng beagles na nasa atin pa. Ang tips ko lang na mabibigay sa mga bagong beagle parents, una, itago nyo yung mga chinelas ninyo kasi uubusin talaga nila yan. Pangalawa, damihan nyo yung energy ninyo dahil hindi sila nauubusan ng energy. Pangatlo, tago nyo yung lalagyan ng dog food kasi uubusin nila yung laman ng canister ninyo. Maraming salamat sa pagsama at pagnood ng aming episodes dito sa Happy Pets. I hope to see all of you sa January sa Circuit Show, January 12 to 15 sa Araneta Coliseum para marami pa tayong ma-discuss about ang favorite breed ko, the beagles. Merry Christmas mga ka-Happy Pet Parents! Bye!